Hello guys, hello, hello, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Lalo na po dyan sa labas ng bansa, mga kagrupo ni SR Family Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aming channel. Maraming salamat po. Kundi dahil po sa inyo, wala po kami dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po kang mag-upisa guys, shout out po pala ako dyan sa Cebu City, sa batch namin 1982. Labangon Elementary School, shout out po sa inyong lahat dyan, mga classmate ko dyan. Sa studio lang, mga viewers, mga baguhang taga-subaybay sa aming channel. Sana patuloy-patuloy kayong manunod sa aming channel. Marami kayong matutunan dito sa pagkukulikta ng barya, old coins, and bagong coins. Kung alin po ang pwedeng ibintang coins, panunood lang po kayo palagi sa channel namin. Palagi lang po kami mga updated at mga bagong impormasyon about barya. So, hindi ko na po patagalin guys. Umpisahan ko na po. Itong pag-uusapan po natin guys, tungkol po sa 50 centavo Republika ng Pilipinas. Nakaibahe kay Marcelo H. Del Pilar, 50 centavo Republika ng Pilipinas. Sa reverse, tingnan po natin sa reverse. Karangay po, 50 centimo ay nakaimahe Philippine Eagle. May nakasulat dito, P.T. Cupaga Jepere. Ayun. Yan po ang scientific name ng Philippine Eagle. 50 centavo. Napakagandang barya pa guys. Napakatagal na to pero uncirculated pa rin. Napakagandang barya. Napakaalagang-alaga talaga. Lahat po yan guys, puro good condition. 50 centimo nakaimahi kay Marcelo Del Pilar. Estate yun lang kayo dyan. Alamin natin kung alin dito yung talagang pinakamahal na 50 centimo. Ito guys, hindi po lahat itong binibili ko guys. 50 centimo Republika ng Pilipinas. Talagang hinahanap ko dito guys, yung talagang very hard to find, hard error. So ipapakita ko po ngayon, ngalin dito sa Republika ng Pilipinas, 50 centavo ang hinahanap po namin ngayon. Iisa-isain ko po ito guys. Basahin yung mga buti po, yung mga viewers dyan. Stay tuned, huwag kukurap. Yan, yan, tingnan yung mabuti yung nakalagay dyan. Basahin yung mabuti. Piti ko paga. Yan po ang real scientific name ng Philippine Eagle. Ito po guys, ito po ang tamang pagkagawa ng BSP. Kumpletong detalye, walang error, tamang-tama yung litra. So yung inahanap po dito sa 50 centimo, ito po ipapakita po ngayon. Kung inahanap natin na yung very, very hard to find. Compare po natin yung dalawang piraso muna. Yung unang pinapakita ko guys, yung nakapangalan niya guys, P.T. Cupaga. Yan po ang real name, ang scientific name ng Philippine Eagle. So ito pong isa po, i-compare po natin kung alin po dito ang kakaiba sa dalawa. Tingnan nyo mabuti sa taas guys, yung dito sa baba, ito po ang real name, P.T. Cupaga Jeffrey. So ito po ang isa po ang nag-iba, P.T. Cupaga Jeffrey. Ito po ang very hard error guys. Ito po naging B na po siya, yung pagkakamali ng BSP. Bira na po ito mahanap guys. Kaya nga ito pong kinikilatis ko palagi ang error kung hinahanap namin. Dito po sa baba, letter P. Ito po ang real. So dito po sa taas, ito po ang error, P.T. Cupaga Jeffrey. Malinaw guys. So pag may meron kayong ganitong barya tsaka ganitong scientific name na P.T. Cupaga, PM lang po guys. Yan lang po bibilihin ko talaga. Direct PM lang. Hindi natin sasabihin dito mahal-mahal.
pangit naman pag sasabihin nating mahal tapos hindi pala mahal. Magkasundo lang po tayo, just PM, direkta lang po kay PM kay Saturn de la Cruz. Sa ganito, Maria, guys, ha, 50 centimo. Hindi po bawal mag-comments, magtanong, kahit anong klaseng Maria, ipapakita nyo pa para magawang ko pong idea kung collectable yung Maria nyo. Yung mga baguhan, hindi naman bawal magtanong para matuto din kayo sa pagkukolekta ng Maria. So, yan guys. Basahin nyo mabuti pag mga ganitong pangalan. Keep nyo na, napakaswerte nyo po. Siguradong bibili namin yan, mga legit collector. Yan po, makikita yung mga legit collector guys. Halimbawa, pag makikita kayong mga vlogger dyan, kahit mga didimo lang silang tatlong pirasong coins, wala namang kabuluhan yun. Saka yung mga pinagdimo nila, puro mga common barya. Tapos mag-bis sila doon sa EB. Kunwari, mahal. Hindi naman kolektor yun. Hindi yun kolektor. Ang tawag yun, YouTuber, vlogger lang yun. Hindi yun real kolektor. Bawal po kayo doon magtanong kung bibili sila kasi hindi talaga bibili yun. Kasi nagdidimo lang yun eh. Kunwari, ganun. Papakita lang ng barya, mga common coin. Tapos wala naman silang koleksyon. Hindi naman bumibili yun, guys. Sayang lang yung oras nyo, magtatanong kayo doon, hindi naman kayo sasagutin. So, kagaya namin, mga collector talaga, legit 100% collector, makikita nyo talaga na may collection, ganyan, o bumibili talaga yan. Pag may makikita kayong ganyan mga vlogger, yan ang tunay na vlogger, collector, buyer. Payo ko lang po sa inyo, sayang lang po yung oras nyo, magtatanong sa kanila. Pag nais nyo pong magbinta ng barya, di, tanong lang po sa mga kagaya namin, mga collector, yung mga talagang YouTuber, coin collector, buyer. Pero yung nagdidimo lang, klaro, alam na, hindi naman bumibili yun, talagang nagbibius lang. Payo ko na po sa inyo para hindi na masayang yung oras nyo. Marami naman tayong koleksyon, talagang bumibili talaga, o, tingnan, o. Marami tayong ipapalabas pa yung mga bagong detalye o good news, mga bagong impormasyon about barya, kung alin dito yung binibili namin. Lahat po ito may halaga. So kayong mga baguhan dyan, para updated po kayo sa channel namin, kayo nang bahala, pwede kayo mag subscribe para updated po kayo sa channel namin, para matuto kayo paano magkolekta ng barya o magbibinta ng barya, o saan, o yung pinaka mataas ba, kung sinong mga bumibiling mataas. Depende sa inyo, kasi sa inyo yan eh. So, yan lang po guys. Sana hindi na kayo magsawang unod sa aming channel. Marami kayong matutunan sa aming channel araw-araw. Yan. So, bago po ako mag-end, shout out po ako sa lahat dyan, sa mga solid supporter kay SR Family Vlog, saka bats namin sa high school pala. Bats 1990 sa, dyan sa Don Serio Osmeña Senior Memorial High School, dyan sa Cebu City Bliss. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aming channel. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta araw-araw. Thank you very much. Yan lang po guys. See you next vlog. So, stay tuned lang. Manood kayo palagi para updated kayo sa aming channel. Maraming salamat sa inyong lahat po. Bye-bye.